Hello guys! What's up? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon na araw ay may share ako sa inyo tungkol sa early warning device. Ano ba ang early warning device? Gaano ba ito kaimportante? At ano ang tamang paglalagay nito? Kaya, samahan niyo ako at atin alamin. At kung bago pa kayo sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para updated kayo sa mga susunod na videos. Marami sa atin nagmamaneho o may-ari ng sasakyan na minsan hindi natin maiwasan magkaproblema yung ating sasakyan. Lalong-lalo na sa makina, gulong at iba pang parte ng sasakyan. At lalong-lalo na rin kung masiraan tayo sa mga isolated areas o sa gitna ng kalsada. Siyempre, dagdag problema ito sa atin. At para naman maibsan ang dinadamdang problema at para ma-identify o matulungan, prioridad natin na malagay ito sa tama at wastong lugar. Isa sa mga gagawin natin ay maglagay ng EWD. Ang tanong, ano ang EWD? 3, 2, 1, 0. EWD o Early Warning Device ay isang instrumento o kasangkapang pangkaligtasan sa isang sasakyan. Ito ay hugis at sulok o triangulo na gawa sa reflective plastic materials. May pares ito na yellow at red. May apat ito na rason bakit ang EWD o Early Warning Device sa sasakyan ay kailangan. Una, yung safety. Nagbibigay babala ito sa lahat ng motorista na may nakatigil o nakahinto na sasakyan dahil mayroong problema sa makina, gulong o iba pang parte ng sasakyan. At dahil dito, yung mga sasakyan ay magme-menor at maiiwasan ang anumang aksidente. Ang tamang paglagay nito ay humanap ka muna ng tama o wastong lugar na mailagay ang sasakyang na aberya at mag-hazard lights para madaling ma-identify. Sa pag-setup naman sa EWD, kung one-way traffic, dapat yung red triangle na EWD ay 4 meters galing sa likod ng sasakyan. Ang yellow triangle na EWD naman ay 4 to 6 meters galing sa red na EWD. Pagka two-way traffic naman, yung sa unahan ay yung yellow triangle. Yung sa likod ay yung red triangle na EWD. At least 4 meters sila o higit pa. Depende sa kalsada o depende sa lugar. Yung paglagay ng EWD, ma one-way o two-way traffic man, dapat kahit madilim-dilim ang panahon, kailangan makita siya sa layo na 200 to 400 meters kung nakahibim yung sasakyan. At ito ay dapat nakasandal, hindi siya yung nakatirik, kundi medyo nakasandal lang backward 5 to 10 degrees mula sa axis doon sa kalsada. Pangalawang rason, road courtesy. Hindi lang kasi ang EWD ang nagbibigay proteksyon sa sasakyan na sira, kundi sa iba ding motorista. Ito ay nagpapakita ng kagandahang loob at nagpropromote ng road safety. Pangatlong rason, responsible car owner. Kung lahat tayo ay isang responsable na nagmay-ari ng sasakyan o driver, yung mga car-related accidents ay mabawasan ng mababa. Kaya, ugaliing maging responsable. Pangapat na rason, required by law. Opo, required ito ng batas o ordinansa. Ang Memorandum Circular Number VPT-2012-1609 or the Revised Rules on the Implementation of the Early Warning Device Requirement. Ang effectivity naman ng EWD ay hindi talaga kailangan na iharap tuwing magrehistro ng LTO. But ang ganitong device ay check upon the demand by the LTO. Mandatory ito sa lahat ng motor vehicles except sa motorcycles at tricycles, at dapat yung pair nila na yellow at red na EWD ay palaging dinadala sa sasakyan. In terms of compliance naman, yung LTO ay nagbibigay ng parusa sa lahat ng motor vehicles except yung motorcycles and tricycles na hindi nagdadala ng pair ng EWD. Yung una nilang parusa ay magbibigay sila ng multa na 500 pesos. Yung pangalawa, yung lisensya mo ay kumpiskahin nila until mapoprove mo o makaproduce ka ng EWD. Sa mga nagmamay-ari ng sasakyan, dapat palagi kayong magdala ng EWD. Or kung wala pa kayong EWD, pwede kayo bumili nito sa hardware or online. Yung cost nito ay mag-range lang sa 125 pesos hanggang 1,000 pesos, depende sa kalidad.
So yun lang, sana may natutunan kayo regarding sa early warning device. Keep safe driving, maraming salamat at God bless.